ayun, namatay daw yung aso ni Sir Francis dahil sa buto o pagkain ng buto. Tapos yung dalawa muntikan na. Totoo po yan guys, lalo na yung mga chicken bones or yung mga buto ng mga itik, pabo. Ayan, malakas pumatay po ng mga aso yan. Lalo na kapag matalas yung ano, yung mga edges ng bones kapag ginuya nila. Okay, kaya wag na kayong ano, wag na kayong mag-eksperimento or i-risk. No? Sabihin ng iba, yung aso ko nga ay matagal nang kumakain ng buto eh. Hindi naman namamatay eh. Buhay pa naman. Oh, pero syempre, di ba, buto yun eh. Tapos, ang ano kasi, ang lining kasi ng stomach at saka ng intestine, saka ng esophagus, malambot lang yan, madaling mahiwa yan ng mga matatalas na buto. Maaring hindi pa natamaan yung aso mo or maaring maingat yung aso mo, maaring hindi pa siya napupuruan. Pero sabihin na natin 1% lang ng mga aso ang namamatay. Sabihin lang natin, no, hindi naman yun ang tamang percentage, pero if there is a risk and mahal mo talaga yung aso mo, why risk it? Meron namang SDN, the best dog food in the multiverse. Pag SDN ka na lang, Super Dog Nutrition, kampante ka pa, kompleto yung nutrition ng aso mo, wala ka nang kailangan idagdag na kahit na anong nutrients, calcium, kompleto na yan. Kaya mag-SDN na lang po kayo, the best.